sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo, guys. Let's go! Durog nga si Kabataan Party's Representative Raul Manuel kay Secretary of National Defense Gibo Teodoro matapos itong questioning ng kalihim. Isa pa to mga kaibigan eh. Antay Duterte, antay Marcos tong kumag na to si Raul Manuel. Patungkol sa seguridad ng bansa, panay kasi ang espekulasyon at haka-haka at mga batiko si Raul Manuel para lamang may maibato at maikontra sa nasabing kalihim. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga kabana, kung hindi ka pa nakasubscribe. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Trending Now TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Subscribe sa channel na to, huwag mo nang patagalin yan. Subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutan click at notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kabanat, ayon pa kay Manuel ay kung gaano pa natin ipinagtanggol ang ating soberenyan laban sa China ay siya naman din daw di umano ang pagsuko natin sa bansang Amerika na ikinainit ng ulo ng kalinang National Defense. Dagdag pa ni Raul Manuel ay may nakalap-ana siyang balita na nakikialam di umano ang Estados Unidos sa budget ng National Defense. Chismis, Raul. Sa mariin ng mga pinagsinungalingan ni Secretary Teodoro dahil ang mga ganitong usapin ay hindi na pinahihintulutan pang himasukan ng kahit anong bansa. Sobrang dismayado nga ang marami sa ating mga kababayan sa miyembro ng mga kababayan bloc, lalong-lalo na kay Raul Manuel at Franz Castro na puro kontra lamang sa gobyerno at ang loyalty nila ay sa kakaliwang grupo na walang ibang hangad ay ang pagkabagsak ng ating pamahalaan. Matapos ng lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted ang kausap niya, attorney, abogado, magaling, ano ba tong si Manuel? Nagpapapansin lang, sinasayang ang mga oras sa kanya. Alam niyo bang ibig sabihin, mag-aral muna siya ng politics and government management? Ang gusto nila, i-reserve ang kabataan para sa kanilang grupo. Ayaw nila na... Ito mga kaibigan, no? Si Raul Manuel, si Castro... Ginagamit nila mga kaibigan at mga kabataan sa totoo lang. Pero wala naman silang, nagmumukha lang silang tanga sa pinaglalaban nila sa mga sinasabi nila eh. Maging reserve ang kabataan para sa Pilipinas. Bakit ganun kayo? Makaliwang isip na lang kayo kung ano ang matulong nyo. Hindi puro batikos kayo. Sana tumulong na lang kayo sa gobyerno mga makaliwa. Lalo nyo dinadagdagan ang problema ng Pilipinas. Pero na lang kayo o puro na lang kayo kontra. Bakit? Ang tanong, ano ba ang tulong na nagawa ninyo sa bayan? Puro wala ng personal interest ang ginagawa ninyo. Ano? Puro paninira lang yung mga ginagawa nila mga kaibigan, yun ang totoo. Wala silang ibang ginawa kundi hanapan ng butas ang ating mahal na Vice Presidente at ating mahal na Pangulo. Ganyan ang mga dilawan mga kaibigan, di ba? Kaya sa susunod na election mga kaibigan, no more dilawan na po tayo. Ano ba maaasahan mo sa mga yan? Siyempre ang alam lang nila ay laging kumontra. Galing ni Gibo, itong batang kinatawan, ang layo naman na sinasabi. Binigyan daw natin ang soberenyan sa Amerika. Di naman tayo sak ng Amerika. Kaya ka nga nakakadala na kung ano-ano dyan eh. Mga salot ng bansa, kaalyado ng NPA, mga nakaupo para labanan ng gobyerno, mga malas ng Pilipinas.
di na nga nakakatulong Raul na yan sa gobyerno, dumaligdag pa sa problema. Huwag nyo na sayangin tax ng taong bayan sa taong yan. Ayaw na makabayan block na maprubahan yung ROTC dahil wala na silang marirecruit na para maging kasapi sa para sa kanilang mga samahan. And security guidelines between the Philippines and the US actually states, and I quote, dapat tayo ay mag-coordinate closely, Philippines and the US will coordinate closely on the Philippines defense budget planning. Hindi po kami nagkukonsulta, Madam Chair, sa United States sa aming budget planning. Kami po ay humihiling sa kanila ng capability upgrade assistance batay po sa MDT at iba po ang mga cooperation agreements. Pero sa paggagawa po ng ating budget, sarili po nating gawain ito at walang coordination po sa Estados Unidos ito at kahit anong ibang bansa. That's noted, Madam Chair. Kaso nga lang po, ang binasa ko po, ito ay yung Alliance Foundations mismo ng Bilateral Security Guidelines na accessible din naman sa online, ano, both from Philippine and US institutions. Now, Madam Chair, kung yun po yung pinabanggit, are we saying na merong mali doon sa bilateral security guidelines? It's just to develop a security sector assistance roadmap to identify priority defense platforms, no? In order for our modernization planning with the United States. And force packages over the next 5 years to bolster capabilities. But that does not imply in Madam the Chair, security assistance yung sinasabi roadmap. Ko pong security, parang mali po yung sagot sa akin ng Secretary. Madam Chair, ano po ba yun? Tinatanong ko lang po, sa kasaysayan, nagkaroon po ba ng ganito karami na security Chair, I'm just interjecting for the previous President. Question on the guidelines. Because okay, at tapos na po tayo doon sa bilateral security guidelines. Sabi ko, sa plenary na lang po natin yung pag-usapan, Madam Chair. Okay. Intervention po ang US. It is just to coordinate with our modernization po. So it seems, Madam Chair, na ang dating sa akin, meron ba tayong ayaw na sabihin or ayaw natin i-emphasize sa mga Pilipino tsaka sa... Yung mga tanong ni Raul, no, pang tanga lang talaga yan. No? Other countries then when it comes to our defense strategy? Madam Chair, salamat po sa tanong ng ating magiting na kinatawan. Ang ibig ko sabihin itong 12% ay pumahabol tayo sa defense spending na hindi nagawa nung araw. Ay peso delayed now, magbabayad ka ng 3 piso sa susunod na taon kasi walang bansa sa buong mundo na walang malakas na national defense. Yan ang ibig sabihin niyan, na humahabol tayo sa kapabilidad ng iba dahil may karera sa palakasan ng mga bansa ngayon, lalo na sa kanilang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at kanilang sarili. At ito'y pinaggugugulan talaga at pinag-iingatan po namin ang paggugugol. Ngunit ito'y kailanganin. Kung hindi, wala po tayong magiging karapatan na sabihin tayo ay makasirinlan na bansa pag hindi natin kaya tayuan ang ating sarili. At ito'y work in process. Mahal po ito. Kaso hindi po pwede pagpaliban ito. Madam Chair, if we are that serious in truly defending our sovereignty, think ko po it is disservice ano, na sa budget message pa lang, one paragraph lang yung inaalat natin dun sa usapin ng defense ano, compared sa ibang mga topics sa national budget na actually ay mahalaga din. Now, Madam Chair, pagpapatuloy ko po on defense of our sovereignty, nandyan po ang United States, which actually ay hindi naman bahagi ng ASEAN. Hindi siya party, supposedly, dun sa issue sa West Philippine Sea. Ano po ba yung magiging way forward natin? Kasi as a young representative, Madam Chair, ang dating po sa akin, it's like we're trying to defend our sovereignty against one country by giving up our sovereignty to another country. So, is it a sustainable way to defend our territory, Madam Chair? Madam Chair, salamat po sa tanong. Ang dinedepensahan po natin ay ang rules-based international order. Ang nagko-constrain ho sa mga bansa ay international law at UNCLOS.
yun po ang ginagawa natin sa mga kaalyado natin, ini-enforce natin ang UNCLOS. Ang sinasabi po ng ating mga katunggali, kino-contain natin sila. Hindi po totoo yun. At pag nagsabi ho kayo na kino-contain sila, inaamin nila na gusto nilang lumaki at manakop, mag-expand, kumukop. Kaya tayo po ay may mutual defense treaty at may alyansa po ng iba't ibang mga bansa. Lalong-lalo na po ngayon na lumabas ang 10 dash line ng China, mas lalo hong maraming sumang-ayon sa pwesto po ng Pilipinas. Ang pag-aalyansa po ay hindi bago. Ang China rin ay nag-aalyansa sa ibang mga bansa. Sila po ay active sa kanilang alliances. Ang talino ni Juan, mga kaibigan, ng Sergibo. Pero yun, alam niya lahat yung mga ganyan, yung mga sagot. Ano? Grabe. Dapat maupo rin to sa Senado, mga kaibigan. Tanong po ba ang nangyari? Hindi ba po ang Scarborough ay kinukop? Kinukop ba tayo ng Amerika? Hindi naman po eh. At ako po ay very, very cognizant na kailangan natin ng independent foreign policy. Dahil ang China po, kailangan po natin at napakalaking merkado niyan. Pero kung patas po ang laban, wala po silang inaako na teritoryo natin, di sana po wala tayong problema. Yun lang naman po ang akin. Madam Chair, tayo din naman po. Ako tingin ko yung from 9 dash line naging 10 dash line na yung sa China. Imaginary po yan. Dapat hindi yan nakilalanin. Pero Madam Chair, ang gusto nating mas mapag-usapan pa. Yeah, Madam Chair, when I say na imaginary, ibig sabihin dapat hindi yun kinikilala kasi walang basis naman talaga yung 9 dash line tsaka yung 10 dash line. And tayo, we assert no, na yung West Philippine Sea, yung ating exclusive economic zone, dapat atin yan. And no made-up map by China or any other country should change that. Yun nga, pero Madam Chair, paano natin yung gagawin? Kasi, for example, majority of Filipinos gusto namang ma-defend yung West Philippine Sea through diplomacy or peaceful means. Hindi po yung nagwa-warmongering tayo sa Asia Pacific or sa West Philippine Sea. Also, Madam Chair, Presidential Envoy to China, Teddy Boy Loxin Jr., said the Philippines has no plans of going to war with China. Pero bakit po natin hinahayaan yung US na para ba ang footing na ay magkaroon na ng digmaan sa West Philippine Sea? Hindi po ba yun na dangerous para sa atin tsaka sa lahat ng mga kababayan natin? Hindi po ganun ang aking pananaw. Sino ba ho nagwa-water cannon? US ba po o China? Sino ang nasa war footing? Tayo ho ba o sila? Sa akin po, malayo po at ayoko pong magkagera. Ngunit, ang diplomasya po, pag hindi natin binakapan ng katatagan sa paraan ng pagkakaroon ng matibay na kapabilidad na tayuan ng iyong sarili, baliwala ho ang democracy, lalo na sa determinadong malaking bansa na may hangarin na kupkupin ang buong South China Sea. Yeah. Madam Chair, tin po natin hindi tayo dapat mamili kung sino yung mga bansang gusto nating pigilan sa kanilang mga hegemonic na ginagawa. Kasi China does that, no? Undeniably. Pero decades na rin na ginagawa din yan ng United States sa iba't ibang regions na ating planeta. Kaya Madam Chair, ito ang kasunod kong questions. Hindi ginagawa sa Pilipinas yun. Planeta raw, mga kaibigan. Madam Chair, I think mismo yung bilateral security guidance shows na sila pwedeng makialam sa atin pero tayo hindi naman natin yun magagawa. No? So it's not even bilateral or fair. Kaya Madam Chair, ang kasunod ko pang questions ay sa AFP. I'd like to address this to AFP. Who is our resource person from AFP? Madam Chair, Your Honor, I am General Romeo Browner, the Chief of Staff. Yes. Madam Chair, with due indulgence, may I request the source of the bilateral security guidelines so we can review where it comes from and what document it is. Yeah, Madam Chair, ito po yung isa sa mga naging output ng pagpunta ng Pangulo sa United States mismo. At ito ay nakatuntong din sa VFK, sa
VFA, sa EDCA, tsaka sa MDT. Ano? So, isa yung major document which... Alam mo, andun ka? Feeling naman tong Raul na to. Akala mo, may imbitado siya ron. Akala mo, nandun siya nung araw na yun eh. Dunungan na naman si Raul, mga kaibigan. I hope that the NT should have well studied, ano? Kasi nga, isa yan sa mga nagpapatatag ng alliance natin, quote-unquote, with the United States. Thank you, Your Honor. We will find out the existence of that document and we will review it. Okay. Madam Chair, sa AFP po, ito para madali na lang po, you can confirm or deny. AFP is still for mandatory ROTC. Gentle reminder for Rep. Manuel, please wind up. Yes, Madam Chair. Yes or no na lang po since patapos na yung time ko. Your Honor, AFP. Your Honor, we are depending, Your Honor, on the bill that will come out, the law. But as far as we are concerned, we are ready to implement the mandatory ROTC. Mm-hmm. Madam Chair, Your Honor. Pero kayo, AFP po, does AFP support mandatory ROTC? Yes, Your Honor. If ever po AFP will be involved in curriculum and instruction dun sa ROTC. We are part of the planning, Your Honor, but the lead agency in the implementation of the ROTC is DepEd. Your Honor. Ched, Your Honor. Madam Chair, sa view ng AFP, di ba ROTC will... allegedly help sa efforts natin to defend national sovereignty. Tama po ba? Yes, Your Honor. Madam Chair, right now, di ba may threats to national sovereignty? Yes, Your Honor. Madam Chair, these threats need immediate action, di po ba? Yes, Your Honor. And Madam Chair, ngayon stretched ang AFP, di po ba? Right now, Your Honor, we are still capable of performing our tasks both for internal security operations and territorial defense, Your Honor. Pero at yun na nga mga kaba, Nat, gusto mo po ba ng... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggado at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.